welcome back sa aking channel. So, I'm here again to discuss another product with you. So, ito, sobrang excited talaga ako na i-discuss tong mga product na to sa inyo. Siyempre, may idea na kayo kasi nakita nyo na yung title ng vlog. So, ito na yon. So, excited ako kasi ito yung most favorite cartoon character ko of all time, which is Hello Kitty! Yan! So, ito po yung latest collaboration ni Hello Kitty with Cathy doll. So, meron silang collection ng Hello Kitty items. And, nabili ko mga to sa Watson's Online. So, kung katulad nyo ako na sobrang avid fan ni Hello Kitty, please stay tuned kasi di-discuss natin isa-isa itong mga items na nabili ko. Okay, so ito na, isa-isay na natin. Sobrang excited na ako dun sa mga products. So, well, ika na, buksan na natin. Okay, so first one. This is their Hello Kitty Well Controlled Blur Pack. So, ito po ay may 6.5 grams. And the shade is translucent and it costs 249 pesos. Ayan guys, so open na natin. So, di ba pack pa lang bonggang-bongga na, what more sa loob. So, ayan, sobrang cute niya guys. So, tignan nyo. Ayan, o di ba, ganda. Tapos, pag in-open nyo, okay, so dito muna sa likod. Ayan, Hello Kitty Cathy doll, oil control blur pack translucent. Yun yung nakalagay sa likod. Tapos may nakalagay na Sanrio. Yan. Tapos, pag in-open mo, meron siya dito. Yan, ganyan. So, open natin. Ayan, guys. Meron siyang mirror. Yan. Tapos, meron siyang ganito. Meron pang Kitty na dyan. Tapos, ayan. Meron siyang lagayan ng separate dun sa dito sa puff para hindi siya ma-directly nakalagay dun sa item. Tapos, ayan. Pag in-open mo, andito na yung powder. Yung press powder. Ayan. Na meron ding naka-engrave na Hello Kitty Heart Cathy doll. O, diba? Ang cute. Ayan, no, guys. Ayan. May plastic pa kasi to. Kaya medyo nagre-reflect. Ayan. So, later natin itatry yung mga items, ha? Bali, ino-open ko lang para sa inyo. O, diba? First product pa lang. Sobrang cute na. Oh. Eto, guys. So, ito yung kanilang Hello Kitty Lip and Cheek Matte Mousse. So, this is 4 grams. And the shade is number 3, Walnut. And ang kanyang price ay 279 pesos. O, diba guys, lahat nung i-discuss kong items, less than 300 sila lahat. So, very affordable siya. Hindi siya katulad ng mga ibang brand nga na nag-release ng Hello Kitty na parang nakakahinayang bumili. So, yun. So, open na natin. Ayan. Oh, diba? Ang ganda ng bottle. Oh. Ayan, guys. Sobrang cute talaga, no? Basta Hello Kitty. Yan. So, dito sa likod, talagay Hello Kitty Heart Cathy doll. And then, sa ilalim, yung shade. Yung shade, tsaka yung Sanrio. Yan. Tapos, buksan natin. Yan, guys. Bango, may candy.
amoy vanilla siya. So, tatry natin mamaya to. So, ayan yung applicator niya, guys. Ayan. Kita diba? Ayan. So, later, tatry natin. So, gusto nyo, swatch ko na. Ano, sobrang pigmented niya, guys. Oh. So, siya, oh. Nice color, di ba? So, later, try natin siya sa lips ko. Okay, so, the third and final product na nabili ko, guys, ay ang... So, this is Hello Kitty Blur Brow Powder Pencil. So, this is 0.37 grams. And the shade is 01, which is soft brown. So, this costs 229 pesos. Diba? So, pang kilay. So, yan. Ito sobrang cute din. So, yan, makikita nyo. Ayan yung Cathy doll. Tapos yung cover niya, yan, meron mga Hello Kitty na picture or drawing. Yan. Na may mga heart-heart. Tapos, pati yung kulay niya, ang ganda. Tapos, nandito din yung eto. Meron siya, sa other side, meron siyang sharpener. So, yan, may sharpener siya. Pero, retractable to, guys, ha. So, ito, tanggalin natin yung cover. Yan siya. Yan. Pero, retractable siya. Oh, yan. Ayoko lang siyang ito doon ng ikot at baka masira. Pero, for sure naman hindi. Kinakabahan lang ako. Yan, guys. Retractable siya. Yung sharpener, para lang siya sa dulo. If ever na hindi na siya magiging pointed, pwede mo siyang tasahan ulit. Diba, guys? So, ready na ba kayo? I-swatch din natin siya, ha? Yan. Pigmented siya, guys. So, maganda itong mga items na to. So, ayan. So, yun yung mga tatlong nabili ko na items. Actually, meron pa siyang pa silang ibang items tsaka may mga ibang shade din. Pero, ito yung tatlong product na napili ko sa kanilang collection. At, ito din yung mga based sa mga reviews na recently napanood ko na mga nagustuhan ng mga vloggers na nag-review nito. Okay, so ngayon naman, itry naman natin sila isa-isa. So, see you later! Okay, so try na natin silang i-apply sa aking face. So, nag-toner na ako and moisturizer. Hindi na ako naglagay ng primer or any base product sa aking face like foundation or BB cream or CC cream. So, gusto ko kasi itry talaga yung item kung maganda. So, ito na. Unahin natin tong si oil control blur pack. Okay. So, nakalagay dito translucent. So, try natin. Actually, nga guys, hindi ako sanay gumamit ng pump. Masanay akong gumamit ng brush as powder. So, tingnan natin. Gamitin yung mirror, kaso lang parang meron pa siyang nakalagay na plastic na hindi ko matanggal. So, gagamit muna ako ng ibang mirror. Ayan, guys. So, yan.
Pwede niyong ilusot ng fingers. First impression, guys. Sobrang naliliitan ako dun sa pop niya. Parang kailangan pa ulit-ulit akong kukuha ng item. Ayan. Pero, nakikita ko ha, parang in fairness sa kanya, may coverage siya, guys. Ganda naman yung kanyang coverage. Kahit pa paano. Siyempre, huwag na nating expect na para siyang foundation, di ba? Kasi powder lang naman siya. Pero, in fairness sa kanya, meron siyang coverage. Ayan, no? Tsaka, hindi naman din siya ganun kaputi. Ewan ko lang, ha? Kasi dito sa camera, parang pumuti ako. Pero, on actual lang. Siguro daya lang sa lighting tsaka sa dito sa camera. Pero, kung titignan ko siya dito sa mirror, eh, okay naman yung ano niya. Yung kulay niya. Hindi naman siya sobrang puti. Nga lang, kita pa din yung pimple ko dyan. Yung pimple. So, pwede siya for everyday use, guys. Kung halimbawa, ayaw niyo lang mag-apply ng foundation, ganyan. Ayan, okay siya. Oil control, blur pack. So, tatry natin kung makokontrol niya ang mga oil. Ang oiliness. Ayan. So far, ano, okay siya sa akin. Ayan. Nawala yung pagka-oiliness ng face. Initially. So, later, titingnan natin. Blur Brow Powder Pencil. So, ayusin ko muna yung kilay ko. Gamit ako ng spoolie. So, very, very light lang yung paglagay ko nung item sa kilay kasi baka sobrang kumapal siya. So, hindi naman ako nahirapang i-apply siya. So, ayan. So, lagay naman natin sa kabilang side. So, pigmented siya, guys. Hindi siya mahirap ilagay. Hindi siya mahirap i-apply. Kumukulay naman agad siya. So, sa tingin ko, magtatagal naman itong product na to kung gagamitin niyo siya daily. Kulay niya, tama lang. Yan. So, gamitan ko muna siya ng spoolie para maayos. Napansin nyo ba, guys? Ayan, maganda.
gumanda na yung kilay ko. So, yung kulay niya, tama lang, yung shade niya, I mean, is tama lang sa aking kilay. So, hindi naman nalalayo sa color ng hair ko. Mas pinili ko kasi, dalawa lang kasi yung shade na meron sila. So, yung isa mas darker. So, ang pinili ko yung mas lighter na shade. So, hindi naman ako nagkamali sa pagpili ng shade. So, ayan. Maganda naman siya. Ayan. Ang napansin ko lang, para siyang medyo ma-waxy habang ina-apply ko siya. So, ewan ko lang kung anong effect nun sa mga oily skin. Kasi ako naman, hindi naman ako sobrang oily skin. So, for me, it's okay. So, ayan guys. What can you say? Maganda naman, diba? Down to our last product, which is the lip and cheek matte mousse. So, ayan. Ito kasi, nabasa ko dito sa description niya, yung nasa box niya. 3-in-1 siya. So, pwede siya sa lips, pwede siya sa cheeks, at sa eyes. Sobrang bango niya. Grabe. Sobrang bango. Amoy vanilla siya. Ayan. Wait lang. Pansin ko lang parang ang daming dumidikit na product dun sa kanyang applicator. So, medyo pinahipahit ko muna ng konti dito sa bottle. So, yun. Ayan. Ang dark niya sa camera, guys, ha? Pero on actual, maganda yung kulay niya. Ayan. Parang sobrang dark sa camera eh. Pag tinitingnan ko. Pero on actual, okay siya. Parang yung color niya, good for everyday use lang siya. Ayan. Tapos, sobrang makulay na niya. Konti lang yung nilagay ko. Pero yan. Tapos, hindi rin siya nagbubuo-buo. Ayan. Although, medyo nagbabalat ngayon yung aking lips, pero okay siya. Moisturizing din siya. Tingnan nga natin kung anong kiniklaim. Ayan. Kasi nakalagay dito, it also provides nourishment with a blend of mixed berry and aloe vera extract while delivering refreshing vanilla scent. So, tama ako, vanilla scent nga siya. And may moisturizing benefits nga siya. Yan, sarap! And guys, malapit. Okay, so, ang gagawin ko, mag-a-apply lang ako muna dito sa akin. Back of my hand. Ayan. Naglagay lang ako ng konti. Kasi baka mabigla ako. Ayan. Tsaka ako siya ilalagay. In-apply directly para matansya ko yung kulay kasi baka mamaya masobrahan. Yan. Usually kasi, di ba, naglalagay tayo ng ganito, yung mga cream type or yung mga blush na liquid or cream type. Ito kasi parang medyo cream type siya.
inuuna natin siya before tayo mag-powder. Pero kahit inuuna ko siya, kahit inuuna ko yung powder, I mean, okay pa din. Hindi ako nahirapang ilagay. Hindi siya nagbubuo. So, yan siya, guys. Maganda siya. Smooth naman yung pag-a-apply ko sa kanya. So, maganda naman siyang i-apply. Hindi siya nagbubuo. So, dito sa product na to, sulit na sulit ka na kasi 3-in-1 na siya. Pwede siya sa lips, sa cheeks, tsaka sa eyes. So, sulit na. Ayan. So, i-blend-blend niyo lang siya. Pigmented naman siya. So, isang dot lang yung ginawa ko, pero, ayan. Dito nga sa camera, parang sabog-sabog yung kulay. Ewan ko na ako, guys, ha. Kung pag na-upload ko na itong video, kung ganun pa din. Meron lang natin. Try ko ilapit sa inyo. Kita nyo ba? Ayan. Pwede nyo pa siyang i-blend, actually. Alam nyo naman, hindi pa ako ganun ka-pro sa aking eyelids. Ayan. Pero, ayan. So far, okay naman na sa akin. So, first impression sa mga items na okay sila sa akin. And reasonable price naman din sila. Lalo na dito na sobrang makakatipid na kayo kasi 3-in-1 na siya. Pwede na siya sa, yun nga, gaya na sinabi ko, pwede na siya sa eyes, pwede na siya sa cheeks, tsaka sa lips. Yan. So, try natin nga pala since nag-set na yung nasa lips ko, try natin mag-kiss test. Kung ano ba siya, transfer proof. Wow! Konti lang, guys. Konti lang yung nag-transfer sa aking kamay. So, okay siya, guys. Yan. Try natin sa black. Oh. In fairness sa kanya, oh, buo pa siya, oh. Pa siya. Oh. Maganda siya, guys. So, hindi kayo magre-retouch ng magre-retouch. Kasi ayan, nag-set siya sa aking lip. 2 thumbs up sa akin ito. And guys, so I'm back. Tinapos ko lang yung aking pag-makeup. So, naglagay ako ng mascara. Tsaka ng nag-miss na rin ako. And guys, may napansin ako. Yung powder, nagbuo-buo siya sa, dito sa aking nose. Ewan ko lang kung makikita nyo, guys. Ayan. Hindi yata makikita dito sa camera. Pero nagbuo-buo siya dito. So, yun na. Lungkot naman ako, guys. Pero, update ko pa din kayo. Kasi baka mamaya, hindi naman talaga yung mismong product yung nag-cause nun. Baka hindi ko lang na-moisturize maigi yung aking face. And syempre, baka kailangan din, meron din akong mga primer na ginamit or base product. Yun, baka kailangan ng BB cream ako or CC cream. Yun. So, ayan. Okay guys, so ito naman yung itsura ko on natural light. Nakita nyo, di ba? Ayan, nagbubuo siya. Okay, guys. So, I'm back. And this will be my final thoughts for the makeup that I used today. So, ayan. Unfortunately, yung
effect nung powder ay medyo nag-fail. Pero, update ko kayo tungkol doon, guys. Kasi baka, yun nga, sinabi ko kanina, baka kulang lang ako sa moisturizer or primer. Baka naman, maa-ayos pa natin yung pag-apply ng makeup. And also, hindi nga rin kasi ako sanay na puff yung ginagamit. So, baka too much makeup yung nalagay ko sa face ko. So, yun. So, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa kay powder. So, gagamitin ko pa rin siya. Tatry ko siyang gamitan ng primer or base products. Yun. And, tatry ko na rin kung brush yung gagamitin ko. So, yun. So far, lahat naman sila okay na for me. So, ayan. May pumasok na bata. Ayan. Pinaka nagustuhan ko itong si lip and cheek matte. Ayan. Alam nyo ba, guys? Naging yung itsura nung lipstick niya, naging matte siya. So, sobrang ganda. Tapos, yun nga, hindi siya sobrang transferable. May nagtatransfer man, pero napaka-konti lang. Ayan, so far hindi naman nag-crease. Maganda rin yung sa eyes niya. Even yung sa cheeks, very natural looking lang. So yun. Yun yung pinaka nagustuhan ko. Highly recommended ko si Lip and Cheek Matte Mousse. So Matte Mousse naman pala talaga yung nakalagay. So matte nga siya. Maganda yung itsura niya sa lips. Pati na rin sa eyes tsaka sa cheeks. Yun. And also, ito din namang pang kilay. Pero, ito namang pang kilay, okay lang siya. Nothing special naman talaga. It, guys. So, thank you so much for watching. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do subscribe to my channel. And like and share lang po this video. Kung meron kayo kakilala na interested din dito sa items na ito, ay share nyo na po ito sa kanila. Okay, so that's it. Thank you so much for watching and have a great day ahead. God bless everyone and stay safe. Bye. Bye. Bye.